Sobrang ganda niya sa skin, sobrang lambot, sobrang smooth. Ganito kaganda and ka-smooth yung balat ko. And meron siyang instant result talaga agad. And after kong ginamit yung pampaputi, pampakinis at pampatipid na sobrang effective dito sa balat na ginagamit ko ngayon. And ito, isa lang to sa mga natural lang na paraan na makatipid ka talaga pagdating sa pampaputi. Hi loves, it's Mal. So ngayon, excited na naman ako na mag-share sa inyo ng panibagong pampatipid na video. So yung i-share ko pala sa inyo ngayon is pampaputi siya at pampakinis na din, walang gastos. Kaya kung ikaw, napagastos ka na ngayon sa mga mamahaling beauty products and hindi ka pa rin pumuti. So itong video na to ay para sa iyo. Yung kailangan lang pala natin dito sa ating gagawin na pampaputi ngayon is kailangan lang natin dito ng limon. Ayan, kung wala kayong limon, pwede kayong gumamit ng kalamansi. And itong oatmeal. So itong dalawang to ay maganda siya gamitin. Itong oatmeal and limon na ilalagay siya sa mukha mo. Kasi both limon and oatmeal have excellent properties for the skin. Kailangan din pala natin ng ganito mga loves para kunin natin yung katas ng limon. And kailangan din natin ng ganito. So, ang gawin natin is maglagay tayo ng oatmeal. So ayan. Ito yung oatmeal na ginagamit ko mga loves. Meron to sa mga grocery store, supermarket, ganun. And sobrang napakamura lang nitong oatmeal na to. So oatmeal, maganda siya dito sa ating balat kasi ito, meron siyang tatlong sangkap. Unang-una dito is meron siyang polysaccharides para i-repair ang balat. Meron din siyang oat protein para mag-moisturize yung ating cutis. Yung pangatlo naman mga loves ay meron siyang saponin na nagtatanggal ng dumi at mga dead skin cells sa mukha. Kaya maganda siya gamitin pag dito sa balat nyo gagamitin, lalo na pag mga sensitive yung balat nyo or dry skin kayo. So, napakaganda nito gamitin tong oatmeal at bukod dyan, napakamura lang nito. So, kukuha lang tayo ng tatlong kutsarang oatmeal. So, ayan. Lagay natin siya dito. And ayan mga loves. So, pangatlo. So, ayan. Ganito kadami na oatmeal yung ating gagamitin ngayon. Ayan, ito na yung tatlong kutsara na oatmeal na ating gagamitin. So, next naman, pigain lang muna natin siya, itong limon, kasi kailangan natin kunin yung katas nito para meron tayong ipaghalo doon sa oatmeal. So, ganyan lang. So, ayan, meron na tayo nakuha dito na katas. So, pag tatlong kutsara ng oatmeal yung gagamitin natin, tatlong kutsara din ng limon na katas yung ating ilalagay dito. So, yung ipaghalo natin dito is katas ng limon, pero pag wala tayong limon, pwede tayong gumamit ng kalamansi para makagawa tayo ng paste na para ilagay natin dito sa ating balat. And kukuha lang tayo ng katas ng limon. So, ito yung katas ng limon. Ipaghalo lang natin siya dito para makabuo tayo ng paste. So, pangalawa. Loves, ating ilalagay din siya dito. And pangatlo, ayan. Mga loves, ito yung ating ipaghalo, yung oatmeal. Maganda siya sa balat dahil pag sensitive yung balat mo or dry skin ka, nakatulong siya para ma-repair din yung mga damaged cells na meron tayo dito sa ating balat. Gamitan din natin to ng limon mga loves kasi ito yung pinaka-effective na pampalighten talaga siya ng balat, itong limon or kalamansi. Tapos na yung ating paghalo dito, so pwede na natin siya ilagay dito sa ating mukha. So ito, ilalagay mo lang siya, ilapat mo lang dun sa area na gusto mong paputiin talaga. And ayan, magkakamay lang tayo. So, ilalagay lang natin siya dito. So, patagalin mo lang siya ng mga 15 to 30 minuto yung paggamit nito. And ikaw, pag meron ka ding mga acne, so ilalagay mo din siya dito sa iyong balat. So, dito sa may noo, ilalagay ko din siya dito. Maitim din yung dito nyo. Pwede nyo siyang isali dito. Na pala to gamitin pag bago ka maligo and dapat gamitin mo siya sa gabi kasi pag umaga naman maaarawan ka. So, pag hindi mo naman maiwasan yun, so kailangan na mag-ingat and wag na magtagal sa araw, magbilad sa araw, and then kailangan mo talaga na gumamit ng mga sunscreen or sunblock na may mataas na SPF. So, pwede mo din siya ilagay dito sa siko, tuhod mo, or sa singit mo. Kailangan mo lang din tong pagtiyagaan gamitin para makita mo talaga siya ng resulta talaga. Mga loves, nailagyan ko na din yung aking mukha and yung dito. So, pwede din siya ilagay dito sa kilikili nyo. Kasi meron nga siyang oatmeal na makakatulong siya para maalis yung mga dead skin. Pwede mo din siya ilagay dito sa inyong kamay pag gusto mo ding paputiin yung kamay mo at para maging malambot din. So, igaganyan mo lang siya, ipapahid mo lang siya ng ganyan. Pag meron din kayong singit na maitim, pwede din siya na ilagay mo doon
pag gusto mo din siyang paputiin yung singit mo. Nalagyan ko yung kamay ko din dito kasi medyo magaspang na yung dito ko kasi kahapon naliligo kami ng dagat and sobrang nangitim talaga ako. After 15 minutes, ito na yung aking balat. Nagda-dry na yung oatmeal dito sa mukha ko. And napapansin ko na nababanat niya talaga yung skin ko. And yun yung unang-una na napapansin ko after kong nilagay itong oatmeal na pinaghaloan siya natin ng katas ng limon. So ayan, ito na siya. And mamaya ipapakita ko sa inyo yung resulta natin dito. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda sa skin. So, babalikan ko kayo mamaya after natin na magligo. Hi loves! Yan, kakatapos ko lang maligo. And sobrang smooth ng aking balat ngayon. And yes, sobrang ganda niya sa skin. Sobrang lambot, sobrang smooth. So, ayun yung napapansin ko after siyang pinatagal ng 30 minuto. And kanina pala, nung nilagay ko dito yung oatmeal dito sa mukha ko, nababanat niya yung skin ko and ang sarap niya sa pakiramdam. So, ito, ginagamit ko siya sa umaga or sa gabi. So, minsan, kung hindi ko nakakalimutan, ginagamit ko siya sa gabi. And kailangan mo lang pala ito patagalin ng mga 15 to 30 minuto bago mo siya banlawan. So, pag binabanlawan niyo pala siya, pwede niya siyang gamitan din ng sabon para mas lalong magiging smooth or pwede din kayong gumamit ng moisturizer para sa mas magandang resulta din. So, yung paggamit para ng oatmeal, mga loves, ay marami siyang mga benepisyo kasi kung ikaw, meron kang magaspang na balat, pwede mo siyang gamitin. Kung sensitive din yung balat mo or dry skin ka, or kung meron kang tagyawat at kung meron kang eczema ngayon, so ito, kung problema mo ngayon, pwede mo siyang gamitin itong paggamit nito dito sa mukha mo. And yung limon naman, ginagamit din natin to kasi meron siyang taglay na vitamin C at antioxidant na malaking tulong siya para mapalighten yung balat natin. Kaya maganda siya na ipaghalo yung oatmeal at honey. Kasi nakatulong yung oatmeal talaga kasi meron siyang tatlong sangkap na tulad ng saponin, polysaccharides, and meron ditong oat protein na makatulong talaga siya para ma-moisturize yung balat mo, para mawala yung dumi sa balat mo, and ma-repair din niya yung mga damaged cells na meron ka, and nakatanggal din siya ng mga dead skin cells. So, pag ikaw gusto mo yung mga natural lang na paraan na walang gastos, so oatmeal is the best para dito sa balat kasi ang dami niyang pwedeng makukuha na benepisyo natin dito sa ating balat and yung paggamit din ng limon. So, kailangan mo lang din talaga is pagtsagaan siyang gamitin and kailangan mo din siya na gamitin mo siya sa umaga or sa gabi para sa mas magandang resulta talaga kung gusto mong magpaganda. And alam niyo ba mga loves, yung oatmeal ay aprobado din siya ng US FDA para sa lunas ng eczema at saka sa dry skin. Kaya pag ginagamit mo to, itong oatmeal na merong limon, ay para ka na ding nagpa-facial. So yung ginagamit ko pala is yung oatmeal at saka limon. Pero kung wala kayong limon, pwede ko yung gumamit ng honey kung walang limon. So oatmeal tapos honey. Kasi yung honey nakatulong siya sa may pimples. Dahil may panlaban ito sa bacteria at yung honey ay anti-inflammatory din siya. Yung oatmeal, sobrang nakapagpabagal din siya para hindi ka magkaroon ng wrinkles. So, yung paggamit ng oatmeal ay makatulong siya para maalis yung mga dead skin cells at pwede din to na makatanggal or makatulong pag meron kang dark spot. Kaya sa mga mommies dyan na gustong pumuti sa natural na paraan na makakatipid talaga and para hindi ka mapagastos na magpa-derma or magpa-facial or kung ano man yan na pwede mong pagastuan or para hindi ka mapagastos sa mga beauty products. So, yung paggamit lang ng oatmeal tsaka limon ay maganda siya sa skin kasi natural lang siya and walang halong chemical. Isa din to sa mga makakatipid ka talaga pagdating sa pampaputi at pampakinis ng balat na walang gastos, yung paggamit ng oatmeal tsaka honey. Sa mga mommies dyan na nagtitipid na gusto magpaputi sa natural na paraan, para sa inyo talaga tong video na to. So, kaway-kaway dyan sa mga gusto makatipid na naman. So, yun lang siguro naman yung gusto ko i-share sa inyo. Sana nag-enjoy kayo and comment kayo sa baba kung meron kayong mga tanong about dito sa video na to. Good luck sa mga gusto magpaputi and magpakinis na naman sa natural na paraan. Huwag kalimutan pala na i-follow niyo ako sa aking Facebook page. Meron tayong Instagram and meron tayong YouTube channel. So, huwag kalimutan din na i-subscribe and i-turn on your notification bell para lagi kang updated pag meron tayong mga panibago, mga pampatipid na video na tulad nito. So, yan lang. Thank you. Bye!